So yan, oh, pansinin nyo, kanina kahit naka-off, umaandar siya. So ngayon, okay na. Oh. Naka-off siya. Pag binuhay natin, ito yung kagandahan dito sa control module natin, mga kaduit. Itong ano natin, hindi disposable, unlike nung built-in controller. Pag nasira, palit ka na ng isang buo, magkano yun. Pero itong sa akin, medyo mahal sa una, pero pag nasira, yung isang piyesa lang ang papalitan nyo. At ang kagandahan pa nito ay pwede siya sa battery. Unlike ng built-in controller, so pangkuryente lang siya, hindi mo siya pwedeng gamitin dito sa battery. Yo, what's up mga kaduit? Magandang gabi sa inyong lahat. At nagka-problema yung ating ginagamit na control module sa ating stove. Magte-testing sana tayo ng ating bagong nozzle burner, and then tuloy magluluto tayo. Kaso parang nabasa yung ating control module o nagpawis. Ayan, oh. Ayan, kung makapansin nyo, nagbi-blink-blink siya, oh. So kapag ganito yung nangyari, malamang yung ating hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Itong ating control module ang may problema. Itong mismong PCB nito. Speed controller natin. So ayan, oh, kahit nakapatay na, oh. Naikot pa rin siya, oh. So, ang gagawin natin, papalitan lang natin yan. So, pag nangyari sa inyo yung ganyan, yung mga bumili sa atin ng ganitong may control module. So, papalitan lang natin itong speed controller. Ito yon. 45 pesos to yung bili natin sa Shopee. Ayan, meron tayong mga video. Check nyo na lang yung link doon. So, papalitan lang natin ng bago yan. Umulan kasi ng malakas, hindi ko natanggal dun sa ilalim. Hindi ko siya natanggal. Kaya siguro na basa or nag-moist. Ang lakas eh, bumaha dito sa harap ng bahay. Hindi ko na kasi inaalis to eh. So double check na natin kung nabunot lang ba or palitin talaga. So base sa ating ano, okay naman siya, naka-connect naman lahat ng wires. So, yun nga lang. Talagang nasira na siguro to. Palitan na natin ng bago. So, ang pagpapalit niyan, itong dalawang to ay positive. So, ito nasa kanan, positive ng pan. Ito nasa kaliwa, positive ng power supply natin, to input. Tapos yung dalawang gilid, negative to ng supply at negative ng pan. So basta yung dalawang yan sa gitna, yun yung positive nya. Tapos dalawang gilid, negative. So para hindi kayo malito, pwede yung isa-isahing lipat. Ayan, katulad nyan. So may palatandaan naman ako dito, yung may balot yun yung positive at yung walang balot yun yung negative. So ganyan lang, papalitin lang natin. Okay, so dito tayo. Punik lang natin dito. Thank you.
Ayan. Positive yung isa, negative yung isa. Pagsabayin nyo na para pantay. Ayan. Kailangan hindi siya mahugot. Medyo lumabas yung isa. Positive. Diyan sa may puno, oh. Okay. Tapos ito naman yung sapan natin. Maliit pa lang naman yun. Sapan, tanggalin na rin natin yan. Positive yung sa loob, negative yung sa labas. Kulay pula. Okay, so yan. Ililipat lang natin siya dito. Yan. Pagsabay nyo na rin lang para pantay siya. Okay. Okay, pwede na natin testingin muna para bago natin baklasin. Ito. Saksak natin. So yan, oh, pansinin nyo kanina kahit naka-off, maandar siya. So ngayon, okay na. Oh. Naka-off siya. Pag binuhay natin, so balik na natin. Ito yung kagandahan dito sa control module natin, mga kaduit. Kasi yung itong ano natin, hindi disposable unlike nung built-in controller. Pag nasira, palit ka na ng isang buo, magkano yun? Nasa 170 to 220, depende sa nabili nyo. Pero itong sa akin, medyo mahal sa una, pero pag nasira, yung isang piyesa lang ang papalitan nyo. So ito yung DIY control box, control module natin. At ang kagandahan pa nito ay pwede siya sa battery. Unlike ng built-in controller, so pangkuryente lang siya. Hindi mo siya pwedeng gamitin dito sa battery. So ito yung advantage ng aming control module. Okay, so tapos na tayo. Ako lagi makikita, no? Pag binibigyan niya ako ng bagong guys. Ako lang para bagulang yung tano. Ginagawa ko na.
support sila ng ano. Anong post ng guidelines ng mga ano. Oh, if I can't know.